Hello everyone, it's KJ here. Kuya, paano po ba mag-edit sa CapCut? Napakadali lang ito guys, promise. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-edit sa CapCut. Basic lang po, for beginners lang po ito. Kaya kung interesado ka para sa iyo itong video na to, tara, simulan na natin to. Let's do this! Una, i-open lang yung CapCut application natin. Tapos i-select lang natin itong new project. Then mag-add lang tayo ng videos. Ngayon, tatlong videos ang i-example natin. Ayan, ito na. Then, i-scroll mo lang para makita mo yung mga videos, video clip. Ayan. Then, kung gusto mo pang lagyan ng video, mag-add, i-click lang natin tong plus ito. Ayan, you can pwede tayo maglagay ng videos, photos, then stock videos mo, or sa ngayon hindi mo natin siya lagyan, kaya i-X muna natin to. Ayan. Tapos kung gusto mo mas ma-specific yung video mo, i-pinch mo lang yung dito sa i-pinch mo lang yan para ma-specific ang videos. Ayan, ma-zoom out siya. Ayan. Tapos kung gusto mo rin i-zoom in, hanggang ganyan lang. Ayan, para mas makita mo talaga yung mga videos mo. Ayan. Then zoom out. Ayan. Ito na yung tatlong videos natin. Tapos ngayon, kung gusto mo naman i-arrange yung videos mo, i-click lang natin yung videos. Yan. Then, example like this. I-click natin to. Then, kung kumwari ito yung i-arrange natin, ilagay natin sa unahan, i-long press lang natin siya, i-hold. Then, i-move any direction. Kung gusto mo dito sa gitna, then dito sa unahan, pwede rin. Ayan. Ayan, na-move na siya guys. Ayan. Tapos, kung gusto mo naman siya i-trim, tulad nito, na dito natin siya sa magsalita na, ayan. Dito natin, i-adjust lang natin ito guys. Ayan, ibaba, ayan. Automatic, matatanggal yung mga excess na clips video. Ayan. Then dito naman ganun mo lang tanggal yung mga excess na clips na hindi natin gamitin. Ayan. Tapos kung gusto mo rin tong delete-in, kung gusto mong dito lang, i-click lang natin tong videos. Gusto mo lang natin sa middle lang natin siya gagamitin, i-click lang natin to. I-click yung videos yan, then split ito. Then kung gusto din, i-delete lang ang videos na hindi natin gamitin. Tulad nito, ito lang i-delete lang siya ito. Pili lang ka either ito. Delete na natin. Ayan. Kung gusto mo naman ibalik na ay hindi pala yun ang i-delete natin, yung isa pala, i-click lang natin yung undo ito. Ayan, nabalik yung na-delete natin. Tapos ganun rin, i-click lang natin yung videos. Kung gusto natin siya i-trim, i-hold lang to ganyan, kung asan. Ayan, just hold lang, then adjust lang natin. Tapos ngayon, kung maglagay naman tayo ng audio, i-click lang natin siya dito. I-click lang natin siya sa baba ito dito. Di mababalik, mapupunta tayo sa home. Ayan din. I-click lang natin tong audio ito. Ayan. Pili ka lang sounds, effects, extract. Kung sounds, ipupunta tayo sa sounds ng TikTok ito. I-click natin yung sounds. Ayan, maraming siyang pagpipilian. Mayroong vlog, pop, beat, then travel, R&D, then love. Pili lang tayo dyan.
kung meron naman tayong audio na gagamitin natin from YouTube, punta lang, na dinownload na natin na no copyright, punta lang tayo dito. Punta lang tayo dito then from device. Ayan. Pili lang tayo. Tapos kung meron naman tayong sounds with video, i-extract lang natin siya. Punta lang tayo sa extract. Then pili lang ka na kung anong i-extract mo na audio. Tapos automatic mag-a-add na dito yun sa timeline. Tapos ngayon, kung gusto mo lagyan ng text, i-click lang natin tong text ito. Tapos add text ito. Ayan, then lagay ka lang sample. Ayan. Then kung gusto mo naman siya ilakihan, i-click lang natin tong ito. Ito. Ayan. Lumaki na siya. Then kung i-adjust mo kung gusto mo dito ilagay dito or iniwan, pwede mo siya ilagay din. Lagyan natin ng mga style, i-click lang natin tong style, font, ayan, then effects, kung gusto mo, ayan, effects, mayroon na siyang effects, bubble, then marami siyang mga option dito na mga design ng text natin. Tapos pag yan na, kung gusto mo hindi natin siya ilagay, i-click lang natin to siyang text dito. Then i-drag natin kung gusto mo dito natin sa middle ilagay. Ayan. Diyan siya nalagay. Uy, kung gusto mo siya ilahat, sa lahat ng video mo ilagay siya, i-drag natin siya papunta dito sa unahan. Then i-adjust natin yung duration niya. I-click lang natin to din. Ayan, i-adjust natin hanggang sa dulo. Diyan. Lahat diyan meron na siyang text. Then pwede mo siyang i-adjust yung text niya. I-click mo lang yung text, then adjust dito yung butang sa baba, butang ilagay dito sa gilid dito, kahit saan ini-position ilagay mo siya. Then punta lang tayo sa stickers. Kung gusto mo naman siya ng lagyan ng stickers, i-click lang natin tong stickers ito. Same process rin. Pili lang ka ng mga sticker dito kung anong ilagay mo na sticker. Ayan. Same pa rin sa pag-add natin ng text. Pwede natin i-adjust, iliit, then lakihan, ganun. Then any position, kahit saan natin siya ilagay, dito sa gilid, dito. Tapos dito naman, same process din. Kung gusto mo lang dito lang na video natin ilagay, ayan, wala siya dito sa unahan, dito lang natin ilagay. Ayan, dito lang siya. Tapos dito wala na. Ganun rin sa pag-add ng text, same lang siya. Then ngayon, punta naman tayo sa overlay. Ngayon kung maglagay naman tayo ng overlay, i-click lang natin yung overlay. Ito siya, overlay. Ito. Add overlay. Then pili lang ka kahit anong ilagay mo na video kung gusto mo. Kunyari ito. Like this. I-add natin. Then i-adjust natin. I-pinch lang siya para ma-resize siya. Reaction video, tulad ng reaction video. Ayan. Kung gusto mo ilagay dito or dito, sa kahit saan, ganyan, saan, dito. Ayan, meron na tayong 2 clips pag kinilik natin yung overlay video. Meron na siyang overlay din main video. Kung gusto mo naman mag-reaction dito lang sa overlay, i-click lang mag-add ng another videos or photos, ganun rin. Tapos ngayon, punta naman tayo sa effects. Kung gusto mo lagyan ng effects yung video mo, punta lang tayo. Ito. Then video effects. Marami dito. Ayan. Basic. Then
Kung gusto mong i-blur na meron dito sa V-Sync, ayan. Pili lang tayo dito, love. Ayan. Marami siya dyan pagpipilian. Then, dito naman sa filters, i-click lang natin itong filters. Kung gusto mo lagyan ng filters yung video mo, ayan, pwede mo i-adjust yung brightness like this. Brightness, you can add, then off, add, off, yan. Ganun lang, i-adjust yung mga duration niya. Then exposure, ganun rin. Saturation, contrast, ganun rin, add, no. Dyan. Tapos format. Dito, itong format ito. Kung gusto mo ng from TikTok na size, ito siya guys. I-click lang natin itong 916. Ayan. Ito na siya. Yung TikTok size niya. Naka-portrait din. Para ma-resize yung video natin, i-pinch lang natin ito. Hawakan lang natin sa screen. Then i-zoom in natin siya. Ayan. Then i-zoom in lang natin. Para matakpan yung background yan. Ayan na. Ganun lang. I-zoom in para yung lahat ng background matakpan. Naka-portrait na siya. Ayan. Tapos dito, meron siyang advertisement. Ayan. Pwede natin ito tanggalin. I-click lang natin to. Ito, i-click lang natin siya, yung advertisement. Then delete. Ayan. Delete. Ayan. Wala na. So kung tapos ka na mag-edit, pwede na natin to i-export. Pero ituro ko muna sa inyo kung paano maglagay ng transition. Ayan. Dito, paglagay ng transition, i-click lang natin to ito. Ito may square na sa gilid. Ayan. Then, dito marami siyang transition. Camera. Ayan. Pwede sa social media. Then, ito camera example natin. I-pull in natin siya. Ay, ito. 3D space. Yung gamitin natin. Ayan. Then, i-check lang. Ayan. I-play natin. Let's do this! O, ganyan. Mga transition. So, kung tapos ka na mag-edit, i-export na natin. Punta lang dito. Dito. Then, export. Ayan. Meaning, nag-save na po ito sa ating gallery. So hanggang dito lang muna tayo guys. Sana may natutunan kayo at ganun lang kadali ang mag-edit sa CapCut. So promise, madali lang ito at don't forget to subscribe and like para ma-updated kayo sa mga bagong uploads natin. And comment down below lang kung may mga suggestion pa kayo. Kaya peace out.